Magandang gabi po mga minamahal namin taga-subaybay, mga minamahal namin taga-pakinig, mga kaprobinsyano at kaprobinsyana. Tayo po ngayon ay nasa ating ika-43 live streaming na. This is our 43rd live streaming at Jeeping Spot Facebook Live Studio. At ngayon po ay August 11, 2021. Wednesday po dito sa Pilipinas. Ang oras po natin ngayon dito sa atin sa Pilipinas ay 6:07 ng gabi. Oras po dito sa Pilipinas. Inuulit po namin at binabanggit na oras sa Pilipinas sapagkat marami po ang ating mga taga-subaybay na nagmumula pa sa ibang bansa. Nang sa ganon, alam nila na ang oras dito ay 6:07 ng gabi. So, maraming salamat po sa mga sumusubaybay. Ano po? At kayanin nyo na ipakilala ko ang aking sarili. Ako po si Attorney Silverio Bio R. Garing. Ano po? At na nagsasabi na kung sama-sama makakaya at kung tulong-tulong susulong. Nagmula po tayo dito ang Jeeping Spot Facebook Live Studio sa Muntinlupa. Muntinlupa, marangal na lungsod, ang sabi nga nila, ang garing-garing. So, tayo po ay tutugon sa isang tanong. Ito po ay pinadala ni Miss Venus Morota. Ano po? Gusto lang niyang maliwanagan sapagkat nagpaabot na po siya ng tanong sa ating dalawang live streaming at ngayon ay medyo nakadetalye yung kanyang tanong. Ano po? So, ang sinasabi niya, may minana yung kanyang nanay sa kanyang lolo. Okay? So, ibig sabihin, yung nanay niya ay magmamana doon sa kanyang lolo. Okay? Pangalawa, sa father side naman, yung nanay niya ay may mamanahin din mula naman doon sa father side. Ano po? Ngayon, ang nakatira doon sa lupa na binabanggit ay ang mga anak at asawa ng kanyang kapatid. So, yun po ang sitwasyon, ano? Ngayon, ang sabi niya, yung isang kapatid ng nanay niya, eh medyo, yun po bang malilimutin na? Eh natural naman po yan pag tumatanda na. Ang kanya namang nanay, eh may karamdaman na rin. So, gusto ng nanay niya mabenta ang kanyang share. No? So, ganito po, sisimulan natin, ano? At, hindi ko po masisisi ang ating mga kababayan sapagkat ang nasa isip kaagad nila ay kung paano mabebenta. Sabi po ni Miss Venus, tinanong na raw po nila yung titulo dun sa kapatid at mga pamangkin at ang sabi, hindi nila alam kung saan napalagay o hindi makita kung saan man. So, ang buod po ng na tinutumbok ngayon ay nawawala ang titulo. Ano po? So, si nanay naman niya, dahil may karamdaman, eh gustong mabenta. Unang-una, hindi po mabebenta yan ng ganun-ganun lamang. Siyempre po, lahat ng buyer gustong makita yung titulo. No? At naiintindihan ko, dahil sa sagot sa inyo, ay hindi makita ang titulo. Palagay ko, hindi kayo nagkakaroon ng effort o pagnanais na alamin kung nasaan yan. Ano? Ganito, kapag ang lupa ay may titulo, ano? Lalo-lalo na sa probinsya, ano? Kasi tayo sa probinsya dahil hindi naman napakamahal ang mga lupa natin, hindi masyado nating pinag-iingatan yung titulo eh, no? At kung minsan, naiwanan na ng lolo natin sa magulang natin
At yung iba nga, namatay na yung magulang, hindi pa rin naiilipat. So mga apo na ngayon yung nagsusumikap. Ano? Ngayon, para ang tinutundok ng tanong mo, paano? Ano ang aming gagawin? Okay? Unang-una, ang kailangan, magkaroon muna kayo ng titulo. At ang sabi mo, eh, tinatanong mo sa kapatid ng iyong nanay, sa mga pamangkin, marahil mga pinsan mo yon, at ang sabi, hindi nila malaman kung saan nandun, no? So ganito, palagi ko naman itong nababanggit. Kapag hindi nakapagtabi kahit photocopy ng titulo, ano, ang gagawin mo, ang gagawin nyo, ano, doon sa dalawang lugar na sinasabi nyo, and I understand, magkaibang lugar yan, no? Magkaibang bayan. Kasi, pero tagapagmana yung nanay mo at yan ay parehong nawawala ang titulo, no? Pareho ding procedure ang gagawin mo. Ganito muna, no? Pakinggan ninyo. At ang sabi mo, ang iyong mga pinsan ay nakikinig dyan sa Samar, ano? Okay? So, pupunta kayo doon sa municipal assessor, ano? Or sa provincial assessor. Sapagkat pagkalupa po sa probinsya, meron pong tax declaration ang provincial assessor at meron ding tax declaration yung municipal assessor. Ang maganda lang po, pagka sa provincial assessor, lahat po ng bayan meron siyang tax declaration. Kung sa bayan naman po, tax declaration lang ng lupa na naandun sa bayan yon, no? Eh dahil dalawa yung bayan na sinabi mo, eh iniisip ko, ha, na baka mas madali na sa provincial assessor ka pupunta para humingi ng dalawang tax declaration doon sa sinasabi mo na nagmumula sa dalawang bayan. Eh siyempre, maaaring itanong mo sa akin, eh, ano sasabihin ko? Sasabihin mo yung pangalan ng lolo mo na nagmamayari ng lupang yon. Na yan ka mo, may titulo, kaya lang nawawala. Ano? Parang ganito, Mr. Provincial Assessor, ako po ay apo. No, nung si ganito, ano po? At nawawala po yung titulo ng lolo ko, eh hindi pa ito nailipat sa aking mga magulang at saka sa kanyang mga kapatid. Eh pwede po ba kaming makahingi ng tax declaration? Yung pong lupa matatagpuan po dun sa sitio ganito, barangay ganito, bayan ng ganito. Ayan, ano, sitio, barangay, bayan. Eh siyempre, probinsya nun. Hindi yung Samar na sinasabi nyo, Northern Samar, no? So yun. Okay. So hahanapin niya ni provincial assessor doon sa kanyang files, no? So makikita yan. Kung yan ay makita, yung tax declaration na yan, indicated dyan kung ano ang title nung title number nung titulo ng lupa ng lolo mo. Okay? So, yan ang isang paraan, ano? Ngayon, pagka nakita mo na, binigyan ka na, meron kang kopya, doon ka na magsisimula. May TCT number ka na, na nagmula doon sa ibinigay sa iyong tax declaration, makakahingi ka na ngayon ng certified true copy ng title sa Registry of Deeds. So malalaman mo ngayon, pag binigyan ka ng Registry of Deeds ng certified true copy ng title na yon, malalaman mo kung ano na ang status ng titulo nyo. Kung ano ba mga nakalagay doon, kung ano na ang annotation doon, eh kung wala naman, di magaling. Ngayon, yung ibinigay sa'yo, certified true copy lang yon ng kung tawagin namin ay bulk copy. Na kung tawagin ngayon sa computerized system, that is government copy. No? So, para madali mo matandahan, gamitin muna natin yung tinatawag na bulk copy. No? So, pag meron ka ng certified true copy, so, kita mo na, existing yung title dun sa vault ng Registry of Deeds na nakakasakop dun sa lupa ng lolo mo. Okay?
Ang susunod mo nang gagawin doon ay kung paano kayo magkakaroon ng bagong titulo. Paano? Ay dahil lang sabi mo nawawala ang titulo ayon sa iyong tiya, ayon sa iyong mga pinsan, gagawa kayo ng affidavit of loss. Okay? Yung affidavit of loss noon, sasabihin ninyo nawawala ang aming titulo, etc., etc. Dahil meron ka ng basihan, meron ka ng certified true copy nung ating ang hiningi sa Registry of Deeds. No? So, pag nagawa mo na yung affidavit of loss, ipapa-annotate nyo yan sa Registry of Deeds para ma-annotate dun sa bold copy na ibinigay sa'yo, na binigyan ka ng certified true copy. Okay? So, pagpapatunay na yung titulong yon ay nawawala. Okay? Ayan naman, kung yan ay hindi na pwedeng i-annotate ang affidavit of loss, sasabihin ng RD sa'yo. Pero kaya nga sinasabi ko, malalaman mo ang status pag kumuha ka ng certified true copy. And I assume na okay naman yung title, di ba? Kaya nga sabi ko sa'yo, gagawa na kayo ng affidavit of loss. Okay? So, pag na-annotate na yan, yan na. Okay? Ay di ikaw naman ay pupunta na sa isang lawyer. Yan. Attorney. Sabi ho ni Register of Deeds, para magkaroon ako ng bagong titulo, kailangan ng court order. At kailangan mag-petition kami sa husgado. Ay hindi naman ho namin kaya ng attorney. Kayo ho ang attorney. Pwede ho ba na kayo ang mag-file ng petition? So ayan, ang pag-uusapan nyo ni attorney. Okay? Siyempre, bilang abogado, hanap buhay niya yan. Bahala na kayo kung magkano ang babayaran mo sa kanya. And then, kung nagkasundo kayo, si attorney ang magpapahil ng petition. At kung yan naman, wala namang problema. Sasabihin ng husgado, sige, bigyan na yan. No? Dinideclare ko na yung nawawalang titulo as null and void. And the Register of Deeds is hereby ordered to issue a new one, no? In favor of the petitioner. So, yan. Mabibigyan na kayo ng titulo. Paghawak nyo na yung titulong yon, di ba? Kasi may order na ang husgado eh. Yung order na yun, dadalhin nyo yun doon sa Register of Deeds. May ano yun, may decision, tapos may certificate of finality. O, Mr. Register of Deeds, meron na po kaming order sa husgado. So, i-issuehan naman kayo ng Register of Deeds ng second owner's copy. Okay? So, meron ka na ngayong owner's copy. Diyan ang magsisimula yung gusto ng nanay mo. So, ang gagawin dyan, dahil mayroon na kayong owner's copy ng title, hindi basta maiibenta ni nanay yan. Kinakailang magkaroon sila ng tinatawag na extrajudicial settlement nung kanyang mga kapatid. At ang sabi mo, apat sila at dalawa na lang silang natitira. So, yung dalawang kapatid na namatay ay i-represent naman ng mga anak. So, dun pa lang, pagka nagkaroon sila ng paghahati-hati. No? Ngayon, meron namang mga buyer na kahit na alam nila na extrajudicial pa lang, binibili na. So, ang tawag doon, pagka pumayag yung buyer, extrajudicial settlement with sale. Ginagawa po yan. Wala pong problema doon. No? At yun nga lang ang titulo na mai-issue pagka extrajudicial settlement with sale, talagang tinatanggap ng buyer na baka sakasakali na magkaroon ng mga yung sinasabi claimant after the sale, no? Katulad nga nung ating nakaraan, sabi ko humika ng heirs bond, no? Pero dahil sa probinsya naman, alam nyo, iba yung sa probinsya kasi sa probinsya, halos magkakakilala ang tao dyan . Alam dyan kung yan ay may anak sa labas. Alam niya kung yan may pinagkakautangan. Alam nyo, kahit doon nga lang po sa amin, no? Sa Mindoro. Kahit po sa poblasyon yung aming bayan, nakakatuwa nga po pag ako'y naroon, no? Bigla na lang may darating,
ay, may magbabalita sa akin. Eh, attorney, ay, isipin mo baga naman si ganun eh, naghihiwa lamang ng sibuyas eh, pati yung kamay niya ay nahiwa. Okay, ibig sabihin, nahiwa na sugatan, ayun ho yung nalalaman sa buong bayan. Kasi nga, unang-una, magkakalapit, magkakakwentuhan, ano ba? Eh, yun na nga sinasabi ko. Unlike dito sa Maynila, sa Metro Manila, eh talagang ang tao rito, hindi magkakakilala. So, Miss Binos, yun ang simula, ano? Pareho yun, pareho yung gagawin mo doon sa dalawang tinuran mo na property na minamana at mamanahin ng iyong nanay sa mother side, father side, no? Huwag muna tayo magpunta doon sa manahan. Ang ating unang hakbang ay paano magkakaroon ng titulo sapagkat ang sabi mo nga eh nawawala ang titulo. At binanggit ko na kung paano. 'Di ba? Paulitin ko. Pwede sa municipal assessor, hihingi ng tax declaration at pwede rin sa provincial assessor. Okay? Doon magsisimula. So malalaman niyo 'yun eh. Malalaman niyo 'yun. At sa probinsya naman eh kung talagang hindi makita hindi magpa-file ng reconstitution, alam ni attorney yan, ha? Eh hindi po pwedeng walang remedy sa isang sitwasyon. Basta tayo po nagsasabi ng totoo, ano, lagi kong pinangahawakan, pag ang pinangahawakan mo katotohanan, may solusyon yan, no? Ang mahirap lang yung sabi nga sa probinsya ay naglulubid ka ng buhangin, nagkikwento ka ng hindi totoo, di ba? Sasabihin mong sa'yo yan, hindi naman pala sa'yo. Talaga, hindi mapuprove yan. Pero kung katotohanan yan, di ba? Mapuprove yan sapagkat ang batas, alam niya kung paano aalamin kung nagsasabi ka ng totoo. So, Miss Binos, yun ang aking tugon sa iyong katanungan, no? At inaasahan ko na yung aking opinion ay nakatugon sa iyong katanungan. Ngayon, kung meron pang karagdagan, bukas ang aming page, no, Jeeping Spot, text mo uli doon. At palagi kami nakahandang tumulong, no? So, maraming salamat at inaasahan ko na nakatugon ang aming opinion sa iyong katanungan. Kaya nga po doon sa mga kaibigan natin na hindi pa nagla-like at hindi pa nag-share, please like and share Jeeping Spot Facebook Live Studio. At doon po sa hindi pa nagsusubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel, Jeeping Spot. Ito po. Ang layunin po ng ating programa ay ang makatulong sa ating mga mahihirap na kababayan. Yung mga may suliranin sa ari-arian o titulo ng kanilang ari-arian. Tayo po ay tutugon sa isang katanungan sapagkat talagang napakabilis ng oras. Ano? Ito po ang tanong. Magandang gabi po. Nawawala po kasi yung titulo ng aming magulang. Patay na ang aming ama at stroke naman ang aming ina. Pwede po ba na isa sa aming magkakapatid ang mag-file ng affidavit of loss? Maraming katanungan, halos pare-pareho ganito, ano? Kasi po yung titulo dapat pagka namatay yung may-ari, kagat nyo mailipat ka agad kasi umaabot po sa ganitong sitwasyon, no? Hindi ko naman po masisisi ang ating mga nagmana. Kasi yung pong old school thought, no? Ang ating mga magulang, di naman natin masisisi, ipon ng ipon ng property. Ang katwiran nila, iiwanan nila sa kanilang mga anak sapagkat yung daw property ay hindi nananakaw. Kahit daw buhatin. Kahit talaga naman, lupa, paano mo mabubuhat yun, ano? Kuminsan po kaya nagkakaroon ng problema. Marami nga po tayong iniwang lupa. Marami silang iniwan lupa sa mga anak. Lupa po yun. Para po mailipat ang lupa, ang titulo ng lupa sa mga anak na magmamana ay merong mga gastusin. So yan po.
Kaya po ngayon, sa mga makabagong sistema, kahit mga bangko, may sinasabi silang mga estate planning. Ano? Ngayon, eh, pamamaraan po yun kung paano ililipat sa mga magmamana. Ano? Eh, nung araw, hindi naman po ganyan. Eh. Pero siyempre, additional business ng bangko yan. Hindi naman pwedeng magserbisyo ang bangko ng libre. Laging may karampatang fee, no? O kabayaran, o serbisyo, bayad sa serbisyo. So, yun ang ano. So, ang tanong mo, patay na ang aming ima, aming ama at stroke naman ang aming ina. Pwede po ba isa sa amin ang mag-file ng affidavit of loss? Pwede naman kasi, alam mo, lagi kong inuulit, no? Pagkamatay ng may-ari ng lupa, kagyat na nagiging may-ari, no? O co-owner yung mga anak. Kasi tagapagmana sila eh. Pagkaiba po yung nagbilihan kayo. Ang pag nagbilihan kayo, dapat meron kayong meeting of the minds because that is a contract, ano? So the usual pag nagbilihan kayo, di ba? Magkano? Ganito. So, kailan tayo magbabayaran? Bukas. Daliling kong titulo. Gagawa tayo ng deed of sale. Dalhin mo naman yung bayad mo. Yan, no? So, technically, nagiging effective yung paglilipat ng pag-aari kapag binayaran ka at itinurn over mo yung titulo sa kanya. Siyempre, hawak na niya yung titulo. Ikaw naman, hinawakan mo na yung bayad. At siyempre, may pinirmahan kayo, di ba? Kahit basahin mo doon sa deed of sale nyo na sinasabi mo, na-receive mo yung pera. So, yun ang oras na nagkakapalitan ng pag-aari, no? Hindi. Sa manahan, ang sabi ng batas, the transmission of property takes effect, di ba? Upon the death of the decedent. Okay? Hindi sinabi ng batas na kailangan may pirmahan tayo, ganun. Hindi. Sabi ng batas, transmission of the property takes effect upon the death of the decedent. So, pagkamatay po nung isa sa magulang o mga magulang, eh, kagyat na pong nalilipat yon. Yung pong mga babayaran ninyo sa BIR, yung pong mga extrajudicial, eh just to complete lang, para mailipat lang sa inyo yung titulo. No? At saka makomply nyo yung babayaran. Pero, sa mata ng batas, kayo ay nagmamay-ari na. Yeah? So, kita niya, doon sa bilihan, magiging may-ari ka lang kung binayaran mo at diniliver. Sabi nga, prestation or delivery of the title. Diba? So, yun ang pagpapalit ng ownership. No. Sa manahan, upon the death of the decedent, ang nagmamay-ari na niyan ay yung kanyang mga tagapagmana. Hindi sinasabi ng batas na kailangan may dokumento ka. Hindi. Yung dokumento is for purposes lamang na makomply mo at mabayaran mo yung tamang buwis. Pero sa mata ng batas, kayong mga tagapagmana na ang nagmamayari. Okay? So yun, pwede naman kasi yung isang kapatid mo ay tagapagmana na. Pwede nga kayong lahat eh. Pwede kayong tatlo kung apat kayo. Pwede kayong apat kung apat kayo. So yun, walang problema doon. At lagi namang pagka nawawala, katulad ng aking inihalimbawa kanina doon kay Miss Venus Morota, ganun din, magpapail kayo ng affidavit of loss, magpapail kayo ng petition sa court, no? Wala pong gagawa niya, makakaalanin niyo, pupunta kayo sa RD at RD, nawawala, eh, issuean mo ko ng panibago. Hindi po pwede yun. Alam niyo kung bakit? Kasi kinakailangan magkaroon ng court order declaring the lost title as already null and void. No? Kaya po, kailangan ng court order eh.
kailangan magpipetition kayo eh. The court will order na yung nawawalang titulo as null and void and ordering the register of deeds to issue a new one in lieu of the lost one. Diba? Kasi kaya ka nga nag-petition. Why? Bakit kinakailangan ng court order? Eh kung halimbawa, pwedeng mag-issue si RD na walang court order. Eh paano kung yung isang titulo ay hawak pala ni Tarpulano? O, di dalawa na ang titulo ngayon. Involving one property. That is the very purpose of the law. To prevent the proliferation of titles involving one property. No? To prevent having two titles involving one property. Kaya sasabihin ng husgado, declaring the lost one, the lost title as null and void. Para kahit hindi man siya nawawala, dinideclare ko na. Dinideclare ko na yan. Baka tinatago lang yan ng kung sino. Dinideclare ko na yan na lost yan. Yan ang ibig sabihin ng husgado. O ikaw, RD, sasabihin niya, mag-issue ka na ng panibagong titulo doon sa petitioner. Ang tawag doon ay with like, paid and credit. Parang gano'n. Pareho din kung ano ang tigas. Nung dating titulo, gano'n din. Yun ang ibig sabihin. Walang basta wala hong arding gagawa niyan. Kasi wala siyang kadipe-depensa dyan. Halimbawa, nag-issue siya ng bagong title without court order. Ay biglang sumulpot. Bakit nyo in-issue ng title yan? Isinangla sa akin yan. Ay di, bigti ka na ngayon. Di ba? Kukuha ka na ng lubid. Lalagay mo sa kisam eh. So wala pong gagawa nun. Kaya lagi ko sinasabi, akala nila simple lang yun. No, hindi pwede yun. Kaya nga kailangan ng court order. So pag nag-declare ang affidavit of loss, ang susunod na doon to file a petition in court for the issuance of second owner's copy. So, ganun ang gagawin. Ano pa? At yan naman ay halos lagi ko nababanggit. Kanina nga lang, halos ganun din. Pareho din halos ang tinutukoy dito sa iyong katanungan. No? So, thank you at inaasahan ko na sana yung aming opinion ay nakatugon sa iyong katanungan. Ari po ang isang tanong na medyo, ang sabi po niya, tanong lang po, may karapatan po ba ako na ipademolish ang project ng gobyerno na nasasakupan ng lote namin kasi kailangan na namin yung space ng lote. No? So, project ng gobyerno, eh alam mo, para magka-project ng gobyerno, eh may appropriation yan. No? At sabi mo, sa space ng lote nyo. Ganito ang gawin mo na lang, ano, medyo punta ka sa building official, no? Malalaman mo ron. Kasi lahat ng construction sa buong syudad, no? Yan po ay dumadaan sa building official. Ngayon, tanong mo kung may karampatang building permit yung kanilang ginawa. Kasi po, baka mamaya, hindi lamang ninyo nalalaman, nag-exercise na ang gobyerno ng power of eminent domain. Kung yan po ay may kukuning pribadong lupain, yan naman po ay for public services. Ano? At kung yan ay for public services, yan po ay babayaran kayo. So, liwanagin lang po ninyo, baka mamaya, nag-file na ng eminent domain yan at baka mamaya meron na kayong makukuha na down payment for the moment mula sa gobyerno. Ano po kasi, ang sabi nyo, tanong ko lang po, may karapatan po ba kung ipademolish ang project ng gobyerno na nasasakupan ng lote namin? Kasi kailangan na namin yung space ng lote. Hindi naman po basta magtatayo yan kung wala silang pinangahawakan na karapatan o kapangyarihan. Ang mahalaga, ang sabi ng batas, private property shall not be taken, no, without just compensation and for public purpose. Ano po? Yun po ang mga, ano po yan? Inherent power of the state yan eh.
power of eminent domain. Kasi yan po ang nagpapatibay sa isang gobyerno. Yan po ay tatlo. Power of taxation, power of eminent domain, at saka yung police power. So yan po ang three inherent powers of the state. So alamin lang po ninyo. Kasi para po kayo magpa-demolish, ay dadaan din kayo sa building official. Siya po ang magbibigay sa inyo ng demolition permit eh. Hindi nyo po pwedeng ilagay ang batas sa inyong kamay na hawak na lang kayo ng maso at gigibain ninyo yung project. Kaya doon kayo magkakaalam. Ano pa? So, sana po yung aking opinion ay nakatugon sa inyong katanungan. At tayo, may tanong pa rin po si Miss Venus Morota. Atty. Asko lang, pwede ba mapanood ulit ito para mapakinggan ko mula umpisa? Nakasave po ba? Oo naman. Oo, sa YouTube nga, naandun yan eh. Lahat ng aming mga, yung aming, ito, 43rd ito, no? Lahat yan ay nasa YouTube yan, no? So, dun sa hindi pa nagla-like, hindi pa nag-share, please like and share. Jeeping Spot, Facebook Live Studio. At dun sa hindi pa nagsusubscribe sa aming YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel, Jeeping Spot, no? Maganda po ang aking karanasan, ano po? Hindi pala po pwede na pagka ang business name mo ay may pink, ay hindi ina-allow. Nagtataka ako at marahil tatanong ko. Pero computer na po ngayon ng inyong magiging kausap pag nag-file kayo ng business name, no? So yung Jeeping Spot ay hindi po inalaw, pero inalaw po yung GPNG Spot. Ayun. So parang Jeeping Spot din, no? So registrado na po ito sa domestic trade, Jeeping Spot Information Services. Ayaw din po ng gagamitin sa business name yung Facebook. So hindi pala pwedeng gamitin yun. Siguro kasi baka may international trademark patent yan, ano? So, pwede kasi Facebook eh. Iisa lang naman ang Facebook eh, no? So hindi pwedeng gamitin sa mga negosyo o anumang pangalan ng company. So thank you DTI. Okay. Tutugon po tayo sa isang tanong. Ari po, mahalaga po itong tanong na ito, no? At babasahin ko po, medyo mahaba-haba. Magtatanong lang po ako sa transaksyon ng foreclosure. Kaka-annotate lang po ngayon taon noong certificate of sale sa title ko. Gusto ko pong ma-redeem ang property ko. May nagsabi sa akin na sheriff na pag-a-annotate ang certificate of sale, hindi na namin pwede i-redeem yung property. Nung nag-request ako ng certified true copy, may nakalagay naman po doon na redemption period na 1 year. Naguguluhan ako kung ano po ba talaga. Eh kasi naman, caller, Madam Caller o Mr. Caller, eh ang tinatanong mo, sheriff eh. Eh kung magtatanong ka, doon ka sa Registry of Deeds magtatanong. Eh si sheriff yun, eh di, ang the usual naman na kaalaman ng sheriff ay kung paano ipatutupad ang utos ng hukuman, no? Halimbawa po, may mga demolition, ano? O mayroong mga pinapaalis na nangungupahan, na natalo na sa kaso. So yun tinatawag pinasi sheriff, no? At yung mga execution, mga utos ng husgado, ano? Ngayon, siyempre, eh, hindi ko naman masisi si sheriff kasi tinanong mo, yun nakabot ng kanyang kaalaman, eh, di siyempre. Eh kung mali siya, eh di, sorry, mali siya. Oh, pero ang tama, eh, parang ano yun eh, parang bibili ka ng gamot eh, pupunta ka doon sa hardware. Eh hindi, pag bibili ka ng gamot, pupunta ka sa drugstore, di ba? Ngayon, ito, ang tanong mo, gusto mong i-redeem yung titulo mo na meron ng certificate of sale. Ibig sabihin na foreclose yan. Pag yan ay na-foreclose, ino-auction yan ng bangko, no? So, may mga magbibid yan, no? Pagka nagkabilihan,
So makukuha nung bangko yung kanyang pinautang kasi nagbid na eh, di ba? At yun namang nakabili, auction buyer, ay magkakaroon siya ng certificate of sale. Mula sa panahong ma-annotate yung certificate of sale, no? Para ma-consolidate yan doon sa buyer na yon, doon sa winning auction buyer, no? 1 year. So 365 days. Ibig sabihin, mula sa 365 days na yun, pwede mo yung i-redeem. Substantial right yan. Hindi pwedeng bawasan yan. Alam nyo, eto ha, meron na nga na humingi ng opinion sa DOJ. Iko-consolidate ko na ho ito. Kasi nag-waive na ho yung nag-waive na ho yung registered owner. Hindi ko na dapat hintayin ng 1 year. Ito po, may waiver na siya o may pirma na siya. Hindi piniyagan ng RD yun. So, ano nangyari? Ni-refer. Nagkaroon ng mga kaso-kaso. Ni-refer sa DOJ. Ang sabi ng DOJ, no. Hindi pwede yan. That is a substantial right of the registered owner. Why? Hindi pwedeng paiksiin yan. Alam nyo po ba kung bakit? At sabi, sa abot ng aking pagkakatanda doon sa pagkakabasa ko sa opinion ng Department of Justice, ha? Sapagkat yung redemption period na yan ay hindi lamang nakalaan doon sa may-ari. Sapagkat pwedeng tumubos dyan yung mga may pautang doon sa may-ari. So yun ang ibig sabihin, di ba? Oh, pwedeng tubusin ng anak yan eh. Nung anak. Oh. Halimbawa, nagsangla yung magulang. Oh, may certificate of sale. Oh, natubusin ko yan. Sa magulang ko yan eh. Pwede yun. At even yung certificate of sale, ano? Para maintindihan, kahit na may certificate of sale yan, yung property nyo, kung merong nakakaintindi, pwede nyo pa rin ibenta yun. Diba? Meron tinatawag na assignment of redemption. Diba? Ina-assign mo yung pag-redeem dun sa property mo. Ngayon, pagka meron kayong assignment of redemption, so, siya magbabayad doon sa may hawak ng certificate of sale. And at the same time, siyempre, magpipirmahan naman kayo ng deed of sale nyo. So, ang iyong, kung ikaw may-ari, baka pwede ka pang magkaroon ng kahit kaunti na pera mula doon sa ibabayad sa iyo nung binigyan mo ng right to redeem. Diba? Halimbawa, kung ang presyo ng certificate of sale ay 1 million, eh hindi mo na talaga kayang i-redeem eh. Eh meron kang kaibigan, padre, bibigyan kita ng right to redeem. O ito, 1.1 na lang. So magkakaroon kayo ng agreement. So your compadre will step into the shoes mo. Siya ngayon ang magkakaroon ng karapatan na i-redeem kasi right mo yung i-redeem yung property mo. Diba? Kaya nagkakaroon merong right of redemption, assignment of right of redemption. Tapos, kung mapapansin mo, meron pa silang deed of sale na tutubusin dun sa makakuha, auction buyer, diba? Awardee ng certificate of sale. Di, basta 1 year. Within 1 year, mariredeem yan. Ngayon, sabi mo sa sheriff ka nagtanong, hindi. Ito na, sinasabi ko na sa'yo. Hindi pwedeng bawasan yung 1 year na yan. Actually, pwedeng nga lumampas yan eh. Why? Eh kung ayaw i-consolidate nakabili. Oh, at binibigyan ka ng pagkakataon na maredeem mo. Oh, walang problema yun. Pero hindi pwedeng paiksiin. Di ba? Baliktarin ko ha.
Diba, certificate of sale, sabi 1 year. Eh, after 1 year, hindi ko pa kinoconsolidate. Ah, eh, kung, kaya hindi ko kinoconsolidate, baka mamaya, nire-redeem nung mayari. Magkaroon pa sila ng panibagong agreement. Pero hindi pwedeng paiksiin. Hindi pwedeng i-waive yung 1 year. Okay? Halimbawa, sinabi nung mayari, hindi, ikaw ang nakabili niyan, ikaw may certificate of sale. Gagawa na lang ako ng waiver para pag dinala mo sa RD, eh, 3 months lang or 4 months lang, eh, pwede mo nang i-consolidate sa'yo. Hindi pwede yan. Yan. Sisiguruhin ko. Nabasa ko yan eh. Hindi pwede yan. Kasi ang katwiran nga, sabi ng Department of Justice do sa opinion, hindi pwede yung paiksiin because that is a substantial right. No? Hindi lamang ika yung registered owner ang pwedeng mag-redeem yan. Kung yung registered owner eh, may pinagkakautangan, pwedeng siya sabihin niya, teka, may utang sa akin to eh. O, ako ang mag-redeem yan. O, yung anak. Yung anak. O, hindi alam nung tatay niya eh. Yung anak pala may pera, pwedeng i-redeem. No? O. At pwede nga rin ibenta. Yan, di ba? Pwedeng ibenta yung right of redemption. So, nakukuha niyo po ba yung ibig kong pakahulugan? So, ang maliwanag dito, yung sinabi ni Sheriff, eh, patawarin mo na si Sheriff. Kasi hindi naman si Sheriff taga-registry of deeds, eh, di ba? So, higit na may kaalaman yung mga taga-registry of deeds, no? Kasi ang pinag-uusapan ay redemption period. Kasi ang sunod na doon, pag-i-issue na ng panibagong titulo. Eh. At halos araw-araw yan, nangyayari yan sa buong Pilipinas. Yung tinatawag mong redemption or certificate of sale or consolidation of properties. Kapagkat yan nagsisimula yan sa pagsasangla. Eh. Pagsasangla na hindi natubos. Ayan. Pangkaraniwan yan. So, ito na nga. Nagkataon lang, tinanong mo si Sheriff, ang sabi sa'yo ni Sheriff, eh, wala na, pag may certificate of sale na, hindi mo na pwede tubusin yan. Eh, huwag mo na siyang sisihin. Kasi nga, si Sheriff naman ang tinanong mo. Nagtanong ka sa kanya, eh, yun ang abot ng kanyang kaalaman, eh, di pagpasensyahan mo siya. So, next time, pagbibili ng gamot sa drugstore, wag sa hardware, ha? O, joke lang yan, ha? Ibig ko sabihin, pagka property na ang pinag-uusapan, seryoso na magtatanong ka doon sa mga may nakakaalam kung ano ang gagawing paraan. Ano? So, thank you, at yun ang aking masasabi. Mariridim mo yan kung wala pang 1 taon. Ang mahalaga lang, eh, may pera ka kasi nagbayad dyan yung awardee ng certificate of sale. So, thank you sa iyong pagtitiwala at sa kabila na nagtanong ka na kay Sheriff, ay nagtanong ka pa rin sa jeeping spot. At naniniwala kami na doon sa opinyong binigay ko, hindi ka maliligaw doon. At kung yung opinion ko ay nakatugon sa iyong katanungan, eh maraming salamat. Ngayon, sinasabi ko pa rin, eh kung yung aming opinion na binibigay dito ay nakatugon, maraming salamat. Pero kasabay, hindi namin sinasabi na ang aming opinion ang pinakatama o pinakatumpak. Basta yung aming opinion na binitawan dito sa Jeeping Spot Facebook Live Studio ay nakatugon sa inyong katanungan, katulad ng lagi naming sinasabi. Maraming salamat. So, thank you sa pagsubaybay mo. So, katulad po ng dati, lagi ko sinasabi, kung sa pag-ibig ay walang forever, hindi, meron din naman. Sa pag-ibig, meron din forever. Ang tatapusan ng kanila, ng siyempre, ang magtatapos sa nagmamahalan tunay, kung minsan, may nauuna sa kanila, di ba? So, pag namayapa yung isa, di wala na rin forever. Pero, katulad din, sa mga magjowa, ano po, sa mga magkasintahan, at kung minsan kahit sa magsing-irog o mag-asawa, eh walang forever. So, ganun din po sa Jeeping Spot
Facebook Live Studio dahil dumating na po ang oras at tayo ay magko-closing na. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng aming mga minamahal na taga-subaybay, sa lahat ng aming mga minamahal na taga-pakinig, sa mga kaprobinsyano at kaprobinsyana, tayo po ay pansamantala na magsasara ng ating programa at babalik po muli tayo sa Biyernes. No? Madami pa po mga katanungan at gumaganda ng gumaganda. Isa po sa magandang tanong ito, yung nagtanong siya sa sheriff. No? At yun eh, maaaring yung sinabi ko po, opinion po yun ng Department of Justice. No? Hindi po pwedeng paiksiin yun. Akala nila pwedeng paiksiin. So, maganda po yung tanong na yun. At dahil nga po, meron pa namang Biyernes, ano po, ito po ang inyong lingkod, Attorney Silverio Biyong R. Garing, ang nagsasabi na kung sama-sama makakaya at kung tulong-tulong, susulong. Dito, sa Muntinlupa, Marangal na lungsod, ang garing-garing. Maraming salamat po sa inyong lahat at muli po, pagpalain po tayo ng ating Panginoon.